Sa kabila ng iba't ibang panloob at panlabas na mga hamon, lumago sa 5.3% ang ekonomiya ng bansa sa unang anim na buwan ng taon. Ito'y matapos lumaki sa 4.3% ang gross domestic product ng Pilipinas sa second quarter ng 2023. Ang sentro po ng balita niya mula kay Naomi Tiburcio live. Yes, Angelique, on track pa rin ang ekonomiya ng bansa para marating ang 6-7% na target for 2023. Ito ang sinabi ng NEDA sa kabila ng mas mabagal paglago ng ekonomiya sa ikalawang quarter ng 2023. Mula 6.4% noong unang quarter na itala ang gross domestic product o ang paglago ng ekonomiya sa 4.3% sa ikalawang quarter ng taon. Batay sa report ng Philippine Statistics Authority, nakapagtala ng paglago ang tatlong major economic sectors gaya ng industry, services at agriculture. Dahil dyan, nasa 5.3% na ang paglago ng ekonomiya sa unang semester ng 2023. Ayon sa NEDA, nang magsimula ang pagbubukas ng ekonomiya, nakapagtala ang bansa ng pagbuti sa labor and employment conditions, ganun din ng service sector, food services at accommodation. It is important to recognize the underlying growth drivers for the year's first half. Employment and jobs are at historic high levels. Tourism growth areas are back. Investment registration activities have significantly increased, and our students are back in school. Bagaman nakatulong ang tourism-related spending at commercial investment sa pangalawang quarter, nakapagpabagal naman sa paglago ng ekonomiya. Ang mataas sa presyo ng bilihin, epekto ng interest rate hike at ang pagbagal ng government spending, ganun din ang mabagal na global economic growth. Remember that last year also was an election year, no? And so mataas yung growth ng second quarter of that. So especially arising from this fiscal stimulus. And so this year we don't have that kind of effect, no. It's not an election. At naitalama ng pagbagal ng inflation sa 4.7% noong July 2023. Siniguro ng NEDA, natutugunan ang mga issue sa supply ng pangunahing pagkain para maiwasan ang pagtaas pa ng presyo ng mga bilihin. Nevertheless, we will continue to intensify our supply-side interventions and demand-side management measures to maintain overall price stability and amid upside risks such as weather disturbances, including El Nino, trade tensions, and the imposition of export bans in other countries. Angelique, sa kabilang banda dahil maganda pa rin yung outlook for inflation ay inasahang makakatulong ito na mag-expand yung aktibidad ng mga negosyo, ng mga household o kabahayan at ng private sector. At nangako din yung NEDA na tututukan ito yung pag-ibigay ng tulong sa vulnerable sector at yung epekto ng global economic slowdown. Angelique. Yes, Naomi, kung nasa 5.3% na yung GDP ng ating bansa sa unang semester, ano, gaano pa kalaki yung dapat maitala na economic growth sa susunod na dalawang quarter para ma-achieve natin yung target growth o growth target ngayong 2023? Ayon sa NEDA, kailangan pa natin lumago ng around 6.6% sa susunod na dalawang quarter o sa susunod na semester ng 2023 para ma-achieve yung 6-7% na GDP target for 2023. Sabi ng NEDA, sa kabila ng mga pagsubok ay tiwala naman sila na makarating natin sa susunod na dalawang quarter itong target na ito. Angelique. Okay. And Naomi, ano raw yung rason kung bakit bumagal ang spending ng ating pamahalaan? Ano na yung ginagawa ng pamahalaan para matugunan ito? Angelique, yung pangunahing dahilan talaga o yung pinakamalaking factor doon sa 7.1% contraction ng government-related spending ay yung kawalan ng election-related spending sa unang kalahating bahagi ng taon. Kumpara nung nakaraang taon na talagang maganda yung ating economic performance dahil nga merong election. Kung napansin din ng NEDA na may underspending yung ilang ahensya ng gobyerno at yun yung ginagawa nila ngayon, hinahabol nila yung spending for the next two quarters para makahabol pagdating sa government spending. Isa sa nabanggit na dahilan ng NEDA ay yung delay pagdating sa procurement. Kaya mismo si Presidente na nagsabi sa kanyang SONA na kailangan natin magkaroon ng amendment sa procurement law. At sinabi din ng DBM ngayong linggo na target nila sa susunod na dalawang linggo ay maipepresenta na nila sa Pangulo yung kanilang mga recommended na amendment pagdating sa procurement. Angelique. Alright, maraming salamat, Naomi Tiburcio.